at si Roel Vidal. Kayo po ay sumusubaybay sa tutay nila ng KBP Best Sports Program sa radio, ang NBC Sports Center. Napaka-special po ng programa natin ngayong gabi dahil dalawang guest natin. Maya, kasama natin isang dating team owner ng PBA, isang dating senador ng bayan, isang activist for excellence in Philippine sports. Pero mamaya po siya, si Senator Nikki Cosseteng. Simulan natin ang programa natin sa isa po nating guest, former teacher sa Ritz Golden Shower Montessori School in Antipolo, taekwondo practitioner and tournament organizer, chairman ng Sagip Bata Sports Movement Organization, isang affiliate ng Philippine International Taekwondo Federation. Kasama natin si Salvador Obi. Salvador, magandang gabi. Magandang gabi rin po sa inyo at sa mga milyong-milyong taga subaybay. Maraming salamat. First time mo mag-guest sa radio. Alam ko dahil ang experience mo, nag-organize ka ng mga taekwondo tournament para specifically para sa mahihirap, hindi ba? Ano ba yung mag-aaring ano? I think magkakaroon ka ng tournament ngayon na upcoming sa Antipolo. Meron po, this coming May 25, meron po akong palaro sa Antipolo City. Ito po ay the Antipolo Summer Taekwondo League 2011 para po sa mga kabataan ng Antipolo City. At hindi na sa Antipolo City, sa mga nais sumali, hindi sa Antipolo City, welcome na welcome po sila. Saan ba gaganapin itong tournament mo at sino-sino ba ang pwede sumali? Kahit na taga, hindi taga Antipolo, pwede sumali ka? Pwede pong sumali po, welcome po sila. As long as susunod po sila sa rules ng Philippine International Taekwondo Federation. Saan gaganapin itong tournament? Gaganapin po ang palaro ko po sa Barangay San Luis, Antipolo Subdivision sa Cobalt Court mismo po. Ito ay sa May 5, Wednesday. May 5 po, opo. Paano sasali dito, Salvador? Sa mga sasali po, maaari po silang tumawag o mag-text sa number ko po na 0919-662-2105. Or sa subdivision ninyo? Or sa subdivision po namin, sa Antipolo Hills Subdivision. Pwede sila siyang bumisita doon para sa... Pwede po. Tuwing Martes, Webes at saka Sabado po, 8 to 10 a.m. Meron bang classification ito? Pwede bang beginners lang o kailangan? Mayroon po. Binibigyan po natin ng pagkakataon yung mga bata na beginners. Hindi po tayo nagbe-base sa may mga experience na. So, ang category po, meron po tayo ng super kiddies, tapos sa kiddies, tapos meron po tayong high school division, saka college level division po. So, sa super kiddies po, 4 to 5 years old po. Yan. Then, sa elementary po, yung kiddies po, meron may start po tayo ng 6 years old up to 12 years old, then sa high school, 13 years old to 16. And then sa college level po, meron po tayong 17 to 20 years old po. Alam ko, pangalawang beses mo na itong pinatakbo yung tournament na ito. Paano ka ba nagsimula? Una-una po, para sa akin po, napakahirap po magsimula ng ganitong palakasan, lalong-lalo na po na wala kaming budget. Una-una po, naging inspiration ko po yung mga bata na wala pong kakayahang magbayad ng ganun kalaking halaga para lang matuto po ng taekwondo bilang libangan ng mga kabataan. At the same time, self-defense po. So, naging inspiration ko po ito nung ako po yan naging isang teacher sa isang pribadong paaralan. Napansin ko po doon na halos lahat na sumasali sa taekwondo, yung gusto sumali sa taekwondo, yung may budget po, may pera. So, yung iba po yung mga bata nasa labas, na gusto matuto, nanonood na lang, ginagaya na lang. So, hanggang doon na lang sila. So, nagkaroon po ako ng programa po para sa mga kabataan na lahat po na walang pera na gusto mag-taekwondo. Sabi ko sa sarili ko, sabi sa kanila, hindi hadlang ang kahirapan para makamit nyo ang tagumpay sa larangan ng palakasan. Yun, napakahirap po talaga sapagkat unang gamit ko po, tsunelas lang po. Pinapasipa ako sa paa sa yung tsinela, sinuot ko sa kamay at pinapasipa ako sa mga bata. At kumuha po ako ng sako kasi masakit sumipa yung mga bata natin, mga binalot mo yung pala. Kumuha po ako ng sako at bumili po ako ng kusot sa halagang 20 pesos po, nilagay ko po ron at tinali ko po sa puno ng langka.
At kumuha po ka ng baka, yun sa puno po yun, sa puno po yun, mayroon pong maliit na lote. Nandun po na kami yung puno, so doon po ka nagsimula. Alam mo si Manny Pacquiao, ganun yung nagsimula. Si, mga sinelas lang na pinagbuhol-buhol, dahil siya sumusuntok sa boxing. Mayroon ka rin bang ano, produkto na, kumbaga nag-excel na rin. Na, ah, mayroon kahit po. Kahit na ganitong napakaliit. Mayroon po. Ito po yung bunga ng aking paghisikap at paniniwala na, yung una ko pong player na pinadala sa Bulgaria, that was 2005, nagkaroon po sila ng pagkakataon na maipakita yung galing ng Pinoy. Ito po yung Sagip Bata. Sagip Bata, sila po bilang sa, kabilang po sa Sagip Bata Taekwondo Organization. Isang babae, isang lalaki. Sila po yung nagkaroon ng pwesto, isang silver, saka isang bronze. Sumunod po nun, dalawang bata rin po, 12 years old. Pinalaro ko po sila sapagkat nagkaroon po ng invitation ang aming federation sa pamumuno po ni Master Carter Villarete. Sila po ay nanalo, itong dalawang bata pong ito nanalo po sa Cincinnati, Ohio, USA ng isang gold, isang silver. Ayan, sila po nag-represent ng ating country. Then sumunod naman po 2007, yung ginanap po dito sa ating bansa, yung The Manila First Martial Art Asian Game. Meron po ako nga 12 player na black belt. Lumusot po doon ang 6. Nagkaroon po ng pwesto. Sila po nakakuha ng 6 na gold. Okay, so kahit na ganun simula pala. Sige, Salvador, imbitahin mo naman ang mga nakikinig natin dyan para sa tunanod mo na gaganatupin sa Ani Polo. Okay, sa lahat po ng Taekwondo practitioner. So kahit hindi po Taekwondo practitioner po. So, as long as po na makasunod po tayo sa rules ng Philippine International Taekwondo Federation, kayo po ay welcome na welcome. At makakaasa po kayo na masaya pong karanasan ang inyo pong iuwi sa inyong kanya, sa inyong federation. Ayan. Okay, maraming salamat. Yun po si Salvador Obing na tournament organizer ng Taekwondo sa Ani Polo. Okay, kasama rin po natin ngayong gabi isang dating team owner ng PBA, isang dating senador ng bayan. Ngayon, sabi niya, simple lang ang trabaho niya, isang activist for excellence in Philippine sports. Kasama natin ngayon si Senator Nicky Coseteng. Senator, magandang gabi po. Ating tagapakinig at inaasahan po natin na itong inyong palatuntunan ay makakaabot sa napakaraming tao para malaman kung ano yung talagang nangyayari sa larangan ng paligsahan. Maganda nga yung interview niyo kay Salvador. Oo nga po, kasi nga grassroots organizer po siya. At ang gusto niya talaga, nag-organize siya ng tournament. Para po sa mga hindi ganun kalaki ang kakayahan, walang masyadong pera, kaya yung mga tournament niya ay para sa mahihirap talaga. Actually, lahat naman ng sports dito sa ating bansa, dahil mas maraming mahihirap sa atin, natural lang na may mas mararaming maraming Pilipino na may talento na hindi na de-develop dahil sa kanilang kalagayan. Kaya yung kamukha ng ginagawa nila, grassroots, may maaasahan din kayo na magiging maayos ang mga resulta. Nabasa ko nga kanina sa Philippine Star, ang first Philippine National Games, yung Pinoy Games sa Bacolod gagawin. Apa. Tuwang-tuwa nga ako, nakita ko rito, Discovering Champions Across the Nation. Okay. Yun yung ano nila. Eh si Richie Garcia ngayon ang chairman ng Philippine Sports Commission. Okay. Na sila po ang nangangasiwa dito sa Pinoy Games na tinatawag. Okay. No? At napakaganda ng kanyang layunin na dito natin i-discover yung talagang pinaka the best, di ba? Nakalagay po, be discovered from May 22 to 29 in the ultimate selection ground for the best ones to represent the Philippines in the 26th SEA Games in Indonesia come November 11, 2011. Ngayon taon nito. Napakaganda nito, di ba? Napakaganda objective nila. Nakatanggap nga kami ng isang circular tungkol naman sa swimming. Papa. Ang malungkot dito, sinasabi nila na hindi pala pwedeng across the nation discovering champions across the nation dahil hindi mo pwedeng gamitin yung pangalan ng team. Bakit naman po? Sa swimming, sabi ni Mr. Mark Joseph, ang gagawin daw, pag hindi ka taga-PASA, Philippine Amateur Swimming Association, dapat isulat mo unattached o guest. Paano po ko, diba? Represent ko Ani Polo. Hindi ka pwedeng pumunta ron as Ani Polo kung hindi ka member nila.
At halimbawa kami, Diliman Preparatory School ang aming team. Opo. Hindi rin pwede. Tsaka hindi rin daw ito magiging batayan ng ipapadala doon sa mga international games. Eh, paano ba kung halaga? Teka muna, bali wala na ba yung sinasabi ng Philippine Sports Commission?